This war is not worthy of you, the Russian people. Putin can and must end this war. This man cannot remain in power. Naging kontrobersyal ang pahayag na ito ni US President Joe Biden kaugnay ng Russian invasion sa Ukraine, gayon din ang sinabi nitong isang butcher o mamamatay tao ang kanyang Russian counterpart. Kasabay ito ng pagbalik ni Biden sa Estados Unidos pagkatapos ng kanyang European trip at nahaharap pa rin sa mababang approval ratings. Dahilan upang mangibabaw ang issue kaysa ginawa nitong pagpapaigting ng Western Coalition kontra Moscow. Nilinaw naman ng American Chief Executive na walang polisiya ang Estados Unidos na palitan ang pamamahala sa Russia. Maging ang top U.S. diplomats, isinantabi lamang ang deklarasyon ni Biden. Bagaman nagawa ng Pangulo ng Amerika na bumuo ng United Front upang patawan ng sanctions ang Russia dahil sa pag-atake sa Ukraine, ipinapakita naman sa polls na hindi pa rin umiinam ang pananaw ng mga Amerikano tungkol sa Biden administration. Bunso dito ng nagpapatuloy na pandemya, tumitinding inflation at komplikadong foreign policy crisis na pinangangambahang magresulta sa isang nuclear conflict. Nananatiling mababa ang grado ng American Chief Executive sa economic leadership kung saan 2/3 ng mga Amerikano ang hindi aprobado ang pagtugon ng gobyerno sa suliraning pang-ekonomiya ayon sa Associated Press North Center for Public Affairs Research. Subalit ngayong Linggo, susubukan ng Biden administration na makuha ang suporta ng publiko sa pamamagitan ng kanyang domestic priorities. Araw ng Lunes, nakatakdang ihayag ng presidente ang isang bagong budget proposal kung saan nakapaloob ang isang renewed focus upang bawasan ang federal deficit at taasan ang buwis na ipinapataw sa pinakamayayamang Amerikano. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.